Shoutout sa'yo, Judge TV. Good luck sa channel mo. Isang magandang pinagpalang araw naman sa inyo, aking mga ingot, no? At kung napadaan ka lang naman sa channel ko ngayong araw na to, no? Huwag ka nang magtubi, i-click mo na yung subscribe button at yung all para lahat ng pupuntahan kong mga bike shop ay matutuntun mo din, di ba? Dahil katulad nito, andito tayo ngayon sa Big 5 Bike Shop. Kailan mo naman ngayon to, di ba? Lagi ko nang binabalik-balikan. Bakit? Ay, sobrang mga mura mga bisikleta dito, aking mga ingot, no? At road to 10K na nga pala tayo, aking mga kaigot, no? Yan. O, diba? Raffle na natin yung bike na yan. Malapit-lapit tayo mag 10K. At eto pa, o, yung helmet na yan, t-shirt na yan, may kasama ng taillight yan. Handog naman yan ni Just Bike Shop. O, kita nyo nga naman yan, ano? At tara, umpisa na natin pag-ikot dito sa mga bisikleta ng Big 5 Bike Shop, diba? Napakaraming stock nito dito sa loob na kanilang bahay, bodega. Tara, akin mga ikot, God bless muna. Oh, eto akin mga ikot, no? Kitang-kita nyo nga naman. Dito na tayo magsisimula sa pula na to, di ba? Ang ganda ng kulay, di ba? Glossing-glossy. Pulang-pula. Evolve yan, evolve. Kita nyo nga naman yan, no? Sa forma pa lang nasa ng bisikleta na to, eh. Panalong-panalo. Alloy frame yan. Medium size. Hindi nga lang naka-external. Naka-external nga lang siya. Ayan, no? Siyempre, alam nyo naman, mas maganda rin minsan yan para sa mga gumagawa. Mga mekaniko, mas madali nilang palitan yan. At saka gandahan nito, meron na rin siyang lockout. O, oh, di ba? Panalo. Saan na combo shifter na rin siya, di ba? At least naka-mechanical disc brake naman din kayo. Tapos meron na kayong kasamang reflector dito sa harapan. At ang kanyang stem, eh, no? Evolved din. Pati na rin itong kanyang seat post. At patating naman sa kanyang saddle. Ayan, pansin nyo ba yung kanyang saddle? O, oh, ang ganda rin na combination, ano? Black and red. Reflector din siya sa likod. Tapos yung seat lamp niya, ayan, na quick release na rin, di ba? Ayun ang angulo nga pala nito, size 27.5 'yan, aking mga ikot mo. Tapos naka-lockout na. Oh, di ba? Oh, ito yung ginamit, oh, kita niyo, di ba? Ayun yung rotor niya, 160 mm. Kaya quick release na rin siya, di ba? At yun, napansin ko, no, munti ko na ikot. Yan. Ang ganda, meron na rin siyang kickstand diyan sa likod o side stand, di ba? And for na quick release din. IS mount naman yung kanyang mechanical disc brake, ba? Yan, balik tayo rito ulit sa harapan, oh, di ba? Panalo na rin kayo dyan, mas may mga reflector pa. O, oh, yan, oh, tingnan nyo nga naman yan, naka 3x7 yan, aking mga ikot mo yan, oh. 3x7 yan.
Tapos yun nga lang yung kanyang pedal eh, plastic pa, pang matagal lang, pwede pa rin naman yan. Ngayon tanong na natin kay boss kung magkano presyo nito. Boss, magkano nga pala? Pakilala mo na boss. Enrique nga pala ng Big Bike Bike, Big Bike Bike Shop. Yun. Ito si Ebol po, 27.5 alloy, makukuha niyo po siya sa halagang 6,000 lang po. Naka-lockout cork na po ito mga kaibot. You know, lockout po yan. Ito, kitang-kita niyo yan. No? Yan, o, diba? 6,500 lang po. 6,000? 6,000 lang po makukuha niyo ito sa akin. Okay, kasi bakit tulas ka boss? Dati kasing 6,500 yan. O, dati 6,500 to. Dahil nanood sila. Dahil nanood kayo kay Sir Judge. 6,000 na lang to sa inyo. Yun, panalong-panalo. Kita ko niya nga naman yan, no? Oh, ito aking mga ingot, no. Meron din sila nito. Etong magandang-maganda rito. Ayun oh. Kitang-kita niyo si Rhino. Ang kulay, di ba? Makulay na makulay, oh, di ba? Parang buhay natin, makulay na makulay, no. Si Rhino nga pala, road travel ang model niya, ano, no. Kita niyo, di ba? Naka-ICR din siya, isa shifter niya, pero yung sa naka-external naman yung sa brake niya. At medium size yan. Hindi nga lang medyo may baka siya ng kahapon, pero ang kagandahan nito, pwede niyo gamitin sa food delivery. Kung gusto niyo mag-apply dyan sa mga food delivery na pwedeng-pwede ka aking mga ikot, no? Saan ganda ng kulay, di ba? Meron pa siyang neon yellow rito o neon green yan. Tapos hindi yan naka-taper, hindi yan naka-lockout. Pero kagandahan nito, naka-lockout naman siya. Ay, hindi nga rin pa naka-lockout ito aking mga ikot, no? Kasi dito sa harapan, ano? Kasi ito nga pala, budget meal to, budget bike. Tapos compass yung ginamit, to. Oh. At, parang ano na to, 29 na ba to? Yun, 27. Yun no, 29 na pala, yun no, tingnan nyo aking mga ikot, no. Size 29 na siya, may reflector din kayo rito sa harapan, diba? Medyo bibilis-bilisan ko na lang yung aking pag-review rito, no? Kasi medyo marami-rami ito. Tapos, yung kanya saddle, Rhino na rin, seat post niya, ayan, seat post lang niya, ayan, no? Quick release na rin naman siya, alloy din yan, aking mga ikot, no? Maganda na rin ito, forma-forma na rin ito, tsaka ito, shine box siya, diba? Naka 3x7 din to aking mga ikot, no. Ganda ng kulay, panalo na rin to. Ngayon tanong na natin kay boss kung magkano presyo nito Rhino na to. Boss, magkano nga ba presyo nito? Itong Rhino natin, Rhino Road Traveler, makukuha niyo nito sa halagang 6,500, 29 year ER po to, ha, alloy. 6,500 niyo lang po makukuha sa amin to, mga sir. Yun. Oh, ito aking mga ikot, no. Ayan. Pagmasdan nyo, puro budget meal tayo ngayon. Alam nyo naman, syempre, para hindi masyado masakit sa bulsa. Pero, yun nga, quality pag ginamit nyo naman itong mga bisikleta na ito. No? Ito nga pala ito, si Phoenix Hydra. Ayan, di ba? O, pogi na rin yan. Yan, alloy na nga pala yan. Ha? Pero, itong frame na ito, eh, size medium na rin yan. Yun nga, meron na rin siyang abang ng battle case. Ayan, battle case mount. Tsaka dito, may pang sa carrier na rin siya. Kung gusto nyo nga, sabi nga, kung gusto nyo maging food delivery, pwede. Ano, angkas nyo, anak nyo, pwede kayo maglagay ng carrier dyan. At kanyang pinay saddle niya, oh, diba? Malambot yan, malambot. Tapos may reflector din sa likod. Kanyang seat clamp, quick release na rin yan, Phoenix ang ginamit. Kasi yung kanyang cockpit yan, puro Phoenix yan, oh. Tingnan nyo, pagmasdan nyo yung handlebar niya, no, diba? Panalo na rin. Tapos ito, yung stem niya, Phoenix din. So, ang kagandahan nito kay Phoenix na to, Hydra. Naka-hydraulic disc brake na siya. Ayun, no? Mineral oil na yan, nakambros, huwag nyong iinumin yan, langis yan. Yun, at saka skillful naman yung kanyang shifter lever. Ayun, no? naka 3x8 pala to aking mga kayot, no? Ngayon, no? Naka 3x8, oh, kumasdan nyo, di ba? Tapos, may reflector din kayo sa harapan, tulong nyo rin yan aking mga kayot, no? Pag meron kayo nakakikita mga sakyan o tricycle, madali kayo makita. Tapos, hindi nga na siya nakalako, tapos, ang kagandahan naman nito sa dropout niya, naka-quick release. O, di ba? Quick release na yan. Ngayon, ang size na nga pala ng gulong nito, 27.5 din to, aking mga kaigot, no? Kaya panalo na rin to. Siyempre, budget meal to, eh. Alam niyo naman, nahili tayo sa budget meal ngayon. Boss, tanong na natin kung magkano presyo niyan. Phoenix Hydra, 27.5 alloy frame, hydraulic disc brake na po to. Makukuha niyo po to sa halagang 7,500 lang po, mga kaigot. Yun. Oh, ito aking mga ikot na pagmasdan nyo, no? Ang ganda ng kulay. Alam ko meron pa na ito mga available na mga kulay, pero sa ngayon, ito lang muna naka-display dito at ito muna isasabihin ko sa inyo. Ito nga pala si Pro Max PM20. Oh, kita nyo nga naman yan, no? Forma rin yan, no? Diba? Ayun, no? Aluminum alloy, 6061 yung ginamit.
naka ICR din dito. Yung sa naka-external naman yung sa kanyang brake, di ba? Medium size yung frame. Pag Mazda nyo, panalo-panalo na yan. Tsaka gandahan nito, parang naka-camelback din siya dito sa downtube nyo, di ba? Oh, di ba? At naka-lockout na rin. Ayun, no? May lockout na rin siya. At naka-quick release na rin naman. Ang size nga pala ng gulong nito, size 29 nga pala to. Aking mga ikot, no? Kaya panalo pa na. Pero yung rim, yan, eh, alloy na rin naman. Ngayon, padating naman dito, ayun, oh. Tingnan natin dito sa handlebar nyo, oh. Diba? Pro Max na rin yung ginamit. At pagdating naman dito sa kanyang grip, eh, panalo-panalo na rin naman, oh. Diba? At ang kagandahan nito, ayun, naka L2A2. Ayan, L2A2 yung ginamit. At naka hydraulic disc brake na rin siya na si Myers Eve. Alam niya naman, pagka si Myers Eve, panalo-panalo na rin yan. Dahil lumalaban na ngayon yan talaga sa bicycle world. Ayan, naka-lockout. Diba? Panalo-panalo. Ayan, oh. Yun nga, naka ito na, quick release siya. Ngayon, patating naman dito sa kanya. Ayan, oh, tingnan, naka sa drive trim niya, oh. Naka 3x9 niya, 3x9, aking mga ikot, no. Tapos, oh, ayan, oh, tingnan nyo dito sa kabila, oh. Naka IS mount yun, natingnan, si Myers Eve ang ginamit. Ngayon, alam ko naman, para mabilisan tayo, yung presyo na kagad. Boss, magkano nga pala presyo na ito? Pro Max P20, size 20, ano, 29ers po ito. Dating 8,000 yung mga nyo ito ngayon sa 7,300. Basta galing ka kay Judge TV, 7,300 lang ito. Yun, thank you, thank you. Oh, ito aking mga ikot, no, kitang-kita niya. Ito, sariwang-sariwa pa to. Si, yan, si Pro Max. Pro Max Bruno nga pala to, aking mga ikot, no. Tsaka ang ganda ng forma, oh, di ba? Black and red lang siya, simpleng-simple yung kulay, di ba? Ang frame nga pala nito, tingnan nyo, sa upper tube niya mapayat, oh, di ba? Pagdating naman sa down tube niya, makapal na, oh, di ba? Yan, oh, ang forma rin yan, tapos naka-ICR, at meron na siya abang na battle cage mount, oh, yan, oh, di ba? Siyempre, pag nauhaw yan, ito lang gagamitin nyo. Size 15, eh, kitang-kita, small size yung frame nito, oh, di ba? Panalo-panalo na. At ito, pag Mazda nyo, meron na rin siyang lockout dito. Tapos naka quick release na rin siya. Ayun, no? Oh. Naka QR na rin siya, aking mga ikot, no? At ang kanyang size ng gulong nga pala nito, 27.5. Compass pa yung ginamit. Oh. Ayun, no? Compass, ah. Hindi na kayo talo dyan, di ba? Tapos patating naman dito sa kanyang cockpit. Oh. Pag Mazda nyo, di ba? Alloy na rin kaya to? Alloy na rin yan, no? Kita nyo yung handlebar nyo, na Pro Max din. At patating na itong stem, siguro mga nasa 60 o 70 millimeters naman itong haba nito. At sa kanyang seat post naman, yan, modelo na yan, ha? Oh, di ba? Modelo. At sa saddle din, Pro Max din siya, di ba? Kaya walang-wala na kayong hahanapin dito. Oh, pero ba pala, nakalimutan ko. Seat lamp niya, quick release na rin yan. Alloy na rin yan. Ngayon, padating sa kanyang hydraulic disc brake. Ayun, oh, RDR yung ginamit. Di ba? Siyempre, mas maganda na rin naka-hydraulic kayo, di ba? Ibang-iba na rin yan. Tapos yan, yung group seat niya, yan, makikita ang kita nyo. Senza MX-10. Naka 3x10 yan, aking mga ikot, no? Oh, ayan, oh. At saka yung cassette type niya, oh. Tignan mo, bilangin natin. Baka nagkulang ito, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, diba? Walang daya. Ayan, aking mga ikot, no? MX-10, panalo. Pro Max na rin yung crankset niya, ayan, oh. At dito naman, ayan, sa likod, yan. Kita nyo, ha? Naka-post mount na rin siya dyan. Tapos, naka-quick release. Panalo. Siyempre, oh, meron, nakita pa ako sa kanila. Oh, ayan, oh. Meron pa kayo kung anong, kung nasan na kayo. Kung pahihiram nyo, eh, madali nyo maibalik kung nasan kayo huling gumamit, oh, di ba? Siyempre, alam ko naman kung anong tinatanong nyo. Lagi, ano, ito na, itanong na natin kay boss. Boss, magkano nga pala itong Pro Max Bruno mo? Pro Max Bruno, makukuha nyo lang po sa Big 5 Bike Shop. Nang 9,000 sakto, mga kaya-kaikot. Wow! Tapos meron, lahat ng bike natin, mga ikot, ay may free battle cage saka chain guard. Yun! Thank you, sir! Yun! At dito ko na nga pala tatapusin ang pag-ikot dito sa Big 5 Bike Shop. Kitang-kita nyo, napakamura talaga ng mga bisikleta na rin. Talagang inilalaban namin to. Dito lang to sa Nabaliches, no? At nakikita nyo nga pala yung address na yan. Ayan, no? Di ba? Ito yung Facebook account nila, pati na rin yung address, oh, di ba? Yun yung tricycle, oh, di ba? At, yun, routine na tayo. At kung nasiyahan naman kayo, o na
murahan kayo dito sa mga bisikletan to. Yung prices, ha, mababa, sobrang baba na prices. Ay, paki-subscribe naman and like, share, comment, at hit the notification bell para kasama ko rin palagi sa pag-ikot. Hanggang sa muli, God bless muna. Yun, maraming salamat nga pala sa ating boss. Ayan, no, kay Telesin Philippines. No, at napakadami na naman nating mga gamit dito, accessories. No. Madaling-madali nyo nga lang pala puntahan ito. Nasa third level lang ito ng SM Annex. At everyday, open sila. Nakikita nyo to. Meron akong mga gumagamit ng helmet. Kasi alam nyo naman, minsan nagmumotor tayo. Tapos, ito importante, battery, di ba? Kaya, puntahan nyo lang sila dito. Everyday, open to. Kaya, maraming salamat kay Telesin Philippines. At sa inyo rin, aking mga kaikot. No. God bless.